Sir Chris ng Takutan PH. Magandang gabi sa iyo at sa iyong mga tagapakinig. Ako nga pala si Sheila, nakatira dito sa may General Trias sa probinsya ng Cavite. Ang ibabahagi kong kwento ay nangyari sa akin noong taong 2018, bago pa man magkaroon ng COVID pandemic. Ako ay nagtatrabaho bilang isang sales lady dito sa isa sa mga mall sa Cavite. Hinding-hindi ko malilimutan ang naranasan ko na ito. Dahil hindi lang ako ang nakaranas kundi pati ang aking matalik na kaibigan na si May. Ang pangyayaring ito ay muntik niya pang ikapahamak ng lubusan. Isang gabi, umuwi ako bandang alas 11 na dahil closing ang aking naging duty sa araw na iyon. Pagpasok ko ng kwarto, ay agad akong nagbihis at naghanda ng matulog. Napansin ko na wala pa ang aking kaibigan na si May. Hindi naman yun nakakapagtaka dahil mahilig talagang gumala at makipag-inuman yun. Madalas nga inuumaga na siya ng uwi. Mabarkada si May at marami siyang mga kaibigan. Hindi ko na siya inintay at dahil sa matinding pagod ay agad na akong nahiga. At madali na rin ako nakatulog. Nagising ako mga bandang alas 2 ng madaling araw. Dahil parang may narinig akong ingay at pakiramdam ko ay may nakamasid sa akin. Pagmulat ko ng aking mga mata ay wala naman akong nakita. Tumingin ako sa aking paanan. Wala, walang tao. Tumingin ako sa aking tabi at nakita kong natutulog na doon si May. Mahimbing na ang kanyang tulog. Pinikit ko na ulit ang aking mga mata at pinilit kong ituloy ang aking pagtulog. Subalit, hindi nagtagal. Nagising ako muli dahil may narinig akong tumawag ng aking pangalan. Pabulong ito. Sheila. Boses ito ng isang lalaki na parang may galit sa kanyang tono. Kinabahan ako at hindi ako agad dumilat. Pinakinggan ko pa itong mabuti at sinigurado ko na hindi ako nananaginip lang. Gising ako talaga. Naulit pa ito ng 2 beses. Sheila. Sheila. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata. At laking gulat ko nang mabungaran ko sa aking harapan ng isang lalaki na nakalutang. Siya ay nasa bandang paanan ng aking kama. May edad na rin ang lalaking ito at nakasuot siya ng kulay asul na damit na para bang may bahid ng mantsa na tila dugo. At ang pinakanakatakot sa kanya ay ang galit sa kanyang mga mata. Meron pang itim sa paligid nito at nanlilisik ang tingin niya sa akin. Na tila ba mayroon akong nagawang masama laban sa kanya. Nakatitig lang siya sa akin at ako naman ay hindi na makagalaw dahil sa matinding takot. Napansin ko na dahan-dahan niyang itinataas ang kulubot niya mga kamay na akmang sasakalin ako kung sakaling siya ay makakalapit. Hindi ko na natiis. Bumaling ako sa aking tabi at ginisi ko ang aking katabi na si May. Tinapik-tapik ko siya. Dahan-dahan siyang dumilat. Tinapik-tapik ko siya ang sabi ko. May lalaki. May taong nakatingin sa atin. Matanda siya, May! Nagising siya. At laking gulat ko nang bigla siyang nanigas at tila hindi na humihinga. Nataranta ako
dahil bakas na baka sa kanyang mukha ang matinding takot. Dumingin ako ulit dun sa matandang lalaki at ang sabi ko sa kanya, umalis ka na. Wala kaming ginagawang masama sa'yo. Anong kailangan mo sa amin? Umalis ka na. Naiiyak na ako ng mga oras na ito. Mula sa pagkakasimangot ay biglang napangiti ang lalaki. Kitang kita mo sa mga labi niya na nakangiti siya, ngunit ang mga mata niya hindi pa rin nawawala ang galit dito. Dahan-dahan siyang lumutang palayo, paatras ang kanyang paggalaw, at nawala siya sa dilim sa tapat ng aming aparador. Naalala ko si May at ibinaling kong muli ang aking ulo sa kanya. Nakita ko siya. Tahimik. Bigla siyang nakagalaw at nagsisigaw. Sinubukan ko siyang pakalmahin. Pinainom ko siya ng tubig. At hinagod-hagod ko ang kanyang likod. Ilang sandali pa ay kumalma na siya. At pinag-usapan na nga namin na nangyari. Nagulat ako nang sabihin niya na nung gisingin ko raw siya, ay nakita niya yung lalaking nakatingin sa akin. Ngunit, hindi lang yung lalaki ang kanyang nakita. Dahil, nakita raw ni May sa kanyang likuran. Sa likuran ng matandang lalaki, ay mayroong isang pugot na ulo. Ulo ito ng isang babae na may mahabang buhok. Naglalangis na ang buhok na ito at nagkabuhol-buhol na sa tigas. Bata pa raw ang babae. Hindi ito lalagpas sa edad na 25. Ang nakakapangilabot dito ay wala itong mga mata. At tila ba nagsasalita ito sa kanyang isipan ng tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Paulit ulit daw ito. Kaya siya ay nanigas na at hindi na nakagalaw sa takot. Akala niya nga raw ay mamamatay na siya sa mga oras na iyon sa matinding kaba. Kinabukasan, kinausap namin ang aming landlady tungkol sa nakaraan ng apartment na tinitirahan namin ngayon. Umamin siya. At ang sabi niya sa amin ay meron nga daw naunang umupa doon na magkasintahan. Isang lalaki na may edad na at isang babae na mapapansin mo naman na mas bata pa ito sa lalaki. Madalas daw magtalo ang dalawa at nauwi sa matindi at karumadumal na krimen. Pinatay at pinagputol-putol di umano ng lalaki ang kanyang kasintahan dahil napag-alaman ito na may ibang lalaki ang babae. Pagkatapos mapagtanto ng lalaki ang kanyang ginawang krimen, ay agad din itong nagpakamatay dahil hindi nakayanan ang sama ng loob at takot sa kanyang nagawa. Matagal na rin naman daw nangyari ito. May 10 taon na rin. Ngunit, bihira naman daw magparamdam ang magkasintahan. Matagal-tagal na rin naman daw ang pangyayaring iyon, Sir Chris. Mga 10 taon na rin ang nakalipas. Kaya lang, hindi pa rin matahimik ang mga kaluluwa na iyon. Sa loob ng 2 taon ng pag-upa namin doon ay mangilang-ilang beses din na nangyari ulit yun. Pero, hindi na ito ganoon kalala katulad ng unang beses na sila ay nagpakita. Sir Chris, hindi na rin kami umalis doon sa apartment. Pinagtiyagaan na namin dahil mahirap makahanap ng apartment na katulad nun. Mura na at malapit pa sa aming pinagtatrabahuhan. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Sana ay nagustuhan niyo ito. Maraming maraming salamat sa pagbasa. Magandang gabi.
Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Felix, nakatira sa may Santa Mesa. Dati akong sakristan at katiwala sa isa sa mga simbahan sa Maynila. Hindi ko na lang ibabahagi kung saan ito mismo. Ang simbahang ito ay isa ring eskwelahan. May mga kwarto para sa amin na naglilingkod sa simbahan. Kapag nagsilbi ka kasi sa simbahan na ito ay pag-aaraling ka ng libre. At dahil hindi rin naman ganun kaganda ang tayo ng aming buhay ay pinili ko itong gawin upang makatulong sa aking mga magulang. Bago pa lang ako sa pagsisilbi noon nang maganap itong aking ikukwento. Pagkatapos namin maglinis ng simbahan at ibang bahagi ng eskwelahan, bandang alas 10 na ito ng gabi, ako at ang aking dalawa pang kasama na si Joel at Nante ay nagtungo na sa aming kwarto. Ang silid namin ay may koridor sa harap at sa tapat nito ang simbahan. Naghahanda na kaming matulog nang bigla akong may narinig. Tila ba may naglalakad sa labas ng aming kwarto. Makikita mo sa siwang sa ilalim ng pinto na may dumadaan. Dahil may aninong nagpapadilim sa ilalim nito. Nung una ay hindi ko ito pinapansin. Nagpabalik-balik ito ng mga 3 beses. Kaya nagtaka na rin ako. Napatanong tuloy ako kay Nante kung anong ginagawa ni Father at gabing-gabi na paikot-ikot pa ito. Tinitignan ba nito kung maayos namin nagkampanan ng aming trabaho? Naisip ko na si Father yon dahil wala namang ibang tao doon at hindi naman siguro mag-iikot ng gabi ang mga madre. Dahil maliban sa amin ng mga katiwala ay si Father lang naman ang lalaki na naandoon. At nakakasiguro ko na lalaki iyon dahil mabigat ang mga yabag na naririnig ko. Sumagot si Nante. Dahil sa mga oras na yon ay nagkakatingin na kaming tatlo, ang sabi niya sa akin ay, "Huwag mo na lang pansinin. Masasanay ka rin dyan." Nagulat ako at medyo nagtaka sa aking narinig. Parang alam ko na ang ibig niyang sabihin. Kaya medyo kinabahan ako pero hindi na rin naman ako nang ulit. At isinawalang bahala ako na lang yun dahil parang ayaw naman nila pag-usapan. Pagkatapos niya magpabalik-balik ng 3 ulit ay hindi na rin naman bumalik ang mga yabag na yun. Nawala na rin. Lumipas ang mga araw at isang gabi ng Sabado, ako na lang naiwan mag-isa dahil umuwi ang dalawa kong kasama sa mga pamilya nila. Hindi na ako umuwi kapag weekend, Sir Chris. Kasi bago pa lang ako rito at medyo na-excite ako mamuhay mag-isa. Yun bang hiwalay sa pamilya dahil buong buhay ko ay magkakasama kami palagi. Naghahanda na ako matulog noon nang narinig ko na naman ang mga yabag. Pero sa pagkakataong ito, tila ba may hinihila yung taong dumadaan. Mas matindi ang kabang nararamdaman ko ngayon dahil ako lang mag-isa sa kwarto. At palakas ng palakas yung yabag. Kasunod nito ay ang tunog ng bakal o matigas na bagay na sumusunod sa kanya. Magkahalong kaba at kuryosidad ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Hindi ko alam kung bakit pero parang may nagtutulak sa akin na silipin kung ano man ang lumilikha ng ingay na yun. Dahan-dahan akong bumang at walang ingay na lumapit sa pinto. Pating kayad akong naglakad. Naririnig ko na ulit siya. Papalapit ng papalapit sa pintuan. Naisip ko na palipasin ng ilang sandali pagkalagpas nito sa pinto bago ko ito sisilipin. Nang mapagtanto ko na nakalagpas na ito,
dahil kahit yung bakal na sumusunod sa kanya ay mahina na ang tunog. Umikit ako. Huminga ako ng malalim. Dahil sa totoo lang, hanggang sa mga oras na to ay nagdadalawang isip pa rin ako. Hindi ko alam kung gugustuhin ko bang makita o hindi. Pero, nilakasan ko na ang aking loob. At tahan-tahan kong binuksan ang pinto. Ang pagkakamali ko lang ay nasobrahan ata ako sa tagal ng paghihintay bago ako sumilip. Dahil pagtingin ko sa pinanggagalingan ng tunog, pakiramdam ko ay nanlaki ang aking ulo at nagtayuan ang balahibo ko sa batok sapagkat hindi na ito nakatalikod. Ang nilalang na ito ay nakaharap na sa akin. Laking takot ko. Halos hindi ako makahinga at hindi ako makagalaw. Tama nga ako, isa itong pare. Pero hindi ito yung pare na nagmimisa. Pare ito na walang ulo at may hila-hilang kadena ang kanyang mga paa. Dahan-dahan siyang lumalakad papalapit sa akin. Takot ako ng mga oras na ito. At hindi ko na alam ang gagawin ko. Nang malapit na siya ay inipong ko ang lahat ng aking lakas at dahan-dahan kong naisara ang pinto. Sumandal ako sa pinto at ipinikit ko ng aking mga mata. Nanalangin ako. Alam kong halos magkatapatan na kami dahil malakas na ang tunog ng mga yabag. Ang nakakatakot pa ay huminto ito sa tapat ng pintuan. Magkatabi kami. Pinto na lang ang pagitan naming dalawa. Wala nang yabag akong naririnig. Pero parang pumipihit yung kadena na hila-hila niya. Halos malunok ko ang puso ko sa takot nang marinig ko ang tatlong katok na iyon. Naiiyak na ako sa mga oras na to. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ako makagalaw at 10 segundo siguro ang nakalipas ng huling katok. 10 segundo siguro ang nakalipas pagkatapos ng huling katok. Muling naglakad ang pari palayo. Tumakbo ako at nagtalukbong ng humot. Pumikit ako, napakadiin para siguradong wala akong makikita. Nanginginig ako sa takot, Sir Chris. Nakakahiyamang aminin ay naihina ako ng bahagya. Pumikit ako sa loob ng kumot at nakikiramdam sa aking paligid. Akala ko ay tapos na ang katatakutan ngunit nagkamali ako. May 5 minuto siguro ang nakalipas. Nakatago lang ako sa kwarto at hindi ako gumagalaw. Pagdilat ko ay may naaninag akong anino sa labas ng kumot. Kahit madilim sa aming kwarto ay may liwanag na pumapasok dito mula sa bintana sa ulunan ng aking kama. Pakiramdam ko ay natigil ang aking paghinga. Sinundan ko ng tingin ng anino. Natila ba? Naramdaman niya na nakatingin na ako sa kanya. Tahan-tahan itong bumaling patungo sa pinto. Tumabas siya ng kwarto. Ang ipinagtataka ko pa ay base sa aninong ito, nakikita ko na meron itong ulo. Kaya malamang ay hindi ito yung pare kanina. Ibang espiritu pa ito. Ipinikit ko na lang muli ang aking mga mata at hindi na ako kumilos. At hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako ulit. Kinabukasan, pagdating ng aking mga kasamahan ay agad kong ikinuwento sa kanila ang naranasan ko nung gabi na yun. Naniwala naman sila sa akin at ang sabi na lang nila sa akin ay, "Huwag kang magpapaiwan dito. Hindi ka nila titigilan." At pagkatapos nga noon ay umuwi na rin ako tuwing weekends. Ayoko na rin talaga magstay doon mag-isa. Kasi minsan, kahit magkakasama na kaming tatlo ay maririnig mo pa rin yung pare na naglalakad sa labas.
Sa katagalan ay nasanay na rin naman kami. Kaya hindi na lang namin ito pinapansin. Dito na nagtatapos ang aking kwento. Maraming salamat, Sir Chris. Sana ay naibigan niyo ang mga storyang aming itinampok ngayon. Para sa mga horror-related na contents, pwede kayong pumunta sa aming YouTube channel, Takutan PH. At kung gusto niyo namang magpadala ng inyong mga karanasan, pwede niyo kaming sulatan sa aming official Facebook page, Takutan PH. Maraming salamat sa inyo. Magandang gabi.